Okay. Idea din po ito ni Miss Chai. Hindi, huwag ka magbangkit ang pangalan. Sorry. Ang pag-uusapan natin yung, ito yung topic na naintindihan ko na i-discuss eh. Apo. So, ang problema kasi natin right now, ang binibigay, ang inaatat sa financial statement, eh, yung audited financial, annual income tax return, ay yung audited financial statement. So, papakita ko lang sa iyo, G, Mawa, tsaka Ice. Ang problem, ito, deficiency assessment. So, nagkaroon ng 8.2 deficiency tax assessment yung taxpayer. So, kung imumultiply natin ang income tax rate yan, ng 25%, tama ba ako rate ngayon 25? Apo. So, ang exposure is 2 million. Di ba? Dahil ang ginamit ay audited financial statement. Ayan. Ang tanong ko is, ang audited financial statement ba ay isang public document at admissible relevant document evidence pagdating sa BIR? Yun ang tanong ko. Kasi po pinapapirmahan yun at may notarized ba yun? Hindi. Pinapapirmahan lang po. Pinapapirmahan. So therefore, considered siya na irrelevant tsaka inadmissible. Okay? Pagdating sa court. So ang problem is, ang source ng 2 million deficiency assessment ay galing sa audited financial statement. Ang tanong susunod is, kung ikaw itong taxpayer na to, G, willing ka bang bayaran yung 2 million deficiency tax? Siyempre, hindi. O siyempre, ako rin. Sibaw, naniniwala ka ba na dapat bayaran yung 2 million deficiency tax dahil may mali sa financial statement? Hindi, sir. Hindi. So ngayon, kung tatanggalin natin yung financial statement, matatanggal din ba natin yung potential na 2 million deficiency tax? Nag-uusap tayong lima. Nag-uusap tayong apat dito kasama si Ice. Because kailangan natin ipaliwanag sa tao na yung kanilang audited financial statement is the source of deficiency tax for the past 100 years na. Okay, 100 years. Ibig sabihin, hindi natututo yung tao. Di ba? Hindi natututo yung tao na yung source ng problem niya ay patuloy niyang ginagawa. For example, katulad ko, may diabetes ako, ano ba source ng problem ko? Lagi nagagalit ang pamilya ko. Because kahit na bawal sa akin ng masyadong madaming asukal, gusto ko pa rin masyado maraming asukal ang kainin ko. So, hindi nawawala yung diabetes ko. So, kapag may diabetes ako, ayun, bibili ako ng gamot. So, walang katapusan ang pagbili ng gamot. Walang katapusan ang pagpunta sa doktor. Mga gastos na hindi naman dapat, mabait lang ako sa sarili ko. Ibig sabihin, masama yung ginagawa ko sa sarili ko. Kumakain ako ngayon ng chiklet. Bakit itong chiklet? Itong chiklet na to, sugar-free daw. Sugar-free. Sarap ng sugar eh. Okay. Ganun din sa financial statement. Paulit-ulit yung sakit kasi ang ginagamit nila is audited financial statement. Nandito ka, Mau, nandito ka, G, nandito si Ice. Because ang objective natin, lahat ng nagsasubmit sa April 15 ng audited financial statement, may kasalanan ka. Mayroon na silang dalawang klase ng kasalanan.
kasalanan sa sarili nila at kasalanan sa lipunan. Okay. So ito yung in-explain ko to para at pag in-explain natin sa ating mga maraming kliyente after April 15. Kasi pwede pang baguhin yung audited financial statement nila hanggang walang letter of authority. Ngayon, napapakita ko sa inyo is yung solusyon. Okay? Ano ba yung, ito nga, sabi ko nga, ang topic natin is, how could this account information form erase your letter of authority? Simple lang, kung susunod lang yung mga taxpayer sa batas, hindi ho kayo ipapahiya ng batas. Ito po, train law. At yan po, merong section 232 sa loob. So, kung pupuntahan natin yung section 232 na sinasabi dyan, merong keeping of books of accounts. Okay. So, sa keeping of books of accounts, Mau, pwede ba tulungan mo ako? Ano yung provided dito? Pakibasa mo nga. Sir, ito lang ha. Sige, hindi ko na po mapalaki na sa phone. Nasa phone lang po ako. Okay, ako nababasa. Akala ko na hindi dyan kakatabi ni Gia. Diba? Sa Laguna si Gia. So, ang nakasulat is provided that the corporations, companies, partnership, or persons whose gross annual sale earnings, receipt, or output exceed 3 million pesos shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountant. So, kailangan merong examination. And, ito maganda. And their income tax returns accompanied with duly accomplished account information form. Okay? Tapos, binanggit dito, which shall contain, among others, information lifted from certified balance sheet, profit and loss, schedule of listing income-producing properties, and corresponding income then from another relevant statement. Diyan sa binabasa natin, para dun sa mga nanunuri, nakikinig at nakikisali sa ganitong diskusyon, ano ang ipina-attach sa income tax return o sa BIR form 1702 at BIR form 1701? Ano pina-attach? Audited financial statement or AFS or account information form or AIF. Ano pina-attach ng batas? AIF. Information form. So ibig sabihin, relevant ba as an attachment ng annual income tax return ang audited financial statement? Hindi, di ba? Hindi po. Hindi naman binabanggit eh. Ang mandatory provision, ang sabi, account information form ang i-attach. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit hindi pina-attach ng batas ang audited financial statement sa income tax return at instead ang pina-attach ay account information form? Ano kaya ang dahilan? Kahit sino sa inyo pwedeng sumagot, conversation lang naman ito eh. Ma'am, bakit ang yung po kasing
mas marami kasi pong information na importante yung AIF kesa doon sa AFS. Bukod doon? Merong ano yung separate and distinct character na mayroon ang account information form na wala, na hindi mo makikita sa audited financial statement. Ano yun? Unang-una po yung AIF, VAR form na siya. Correct. Hindi po ba? VAR form siya. Mm-hmm. Samantalang yung AFS is hindi siya VAR form. Correct. So, ano yung content na hinahanap ng BIR na nasa AIF at wala sa audited financial statement? Yung mga binasa niyo po kanina, kung hindi ko po parang nandun yung mga source of income, hindi. Kasi nagaling yung mga... Ang ano meron sa BIR Form 1702, di ba? Under the penalty of perjury. Apo, under the penalty of perjury. Di ba? Ngayon sabi ni Ice, wala, sorry, wala ito sa audited financial statement. Apo. So therefore, irrelevant ang audited financial statement. Ngayon, sino nagpapa-attach ng audited financial statement sa annual income tax return? Meron ka ba kakilala? O may gobyerno ba na nagre-require na i-attach daw ng mga taxpayer ang audited financial statement sa annual income tax return? Sino nag-uutos nung kaya? Si Bea. Ang nag-uutos, marami tayong naririnig, G. BIR official. Diba? Kasi sir, ganito nga po yung observation ko ni Jen, i-share ko lang din. Kasi na-observe. Pagka yung nag-audit sila, kunyari lang sila mag-audit ng documents. Pero, babalik pa rin sila dun sa mga BIR file return at saka dun sa IFS. Walang din talaga sila umiikot. Yes. Malalim na usapan to, pero gawin natin part 1 to. So, maliwanag dito, kung babasahin natin maigi, ito yung AIF. Ayan. So, sa bandang dulo ng AIF, mababasa mo to. Ano nakasulat? To be accomplished and filed with BIR form number 1702. Mayroon bang sumusunod? G. Wala. Wala. Yan ang tinatawag na tax basis financial statement. Okay lang. Huwag natin pigilan sila na mag-submit ng audited financial statement. Pero, kailangan merong disclosure na hindi pwedeng gamitin yun sa tax code. Gamitin nila sa kahit anong paraan, wag lang sa tax code. Kasi ang tax code, may specific na pina-attach. Ito po yung pina-attach. So, yung mga nanonood, nakikinig sa atin dito, para hindi ho kayo ma-audit at maging matatag ho yung inyong financial statement. Kasi financial statement din ito, kaya lang ang tawag ng BIR, AIF. Eh, gamitin po ninyo ito. So, dalawa ho yan. Meron ho yan pang corporation. Meron din yan pang individual. Okay? Self-employed and professional. Okay? Nakasulat din to be attached. Ngayon, kung katulad ko kayo, OSD kayo, hindi nyo na kailangang i-attach. Ayan. Okay? So, ngayon, G, ito ngayon yung a-attach natin sa mga kliyente natin. Ang problem nito, yung gumawa ng chart of account nito ay minsan hindi
hindi angkop sa ginagamit natin. Okay? Kung hindi angkop sa ginagamit natin itong mga bagay na to, kailangan pa rin natin silang gamitin. Dahil sabi, kailangan natin isubmit ito. So, ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng puro zero yan. Ibig sabihin, ginamit natin yung kanyang account. Kaya lang zero yung naging resulta. Ngayon, paano natin ilalagay yung ginagamit nating method ngayon? Mag-a-attach tayo ng tinatawag natin na ang tawag kasi ng BIR, sheets. So, ginagamit ko yung word nila, sheets o bond paper. Mag-a-attach tayo ng bond paper, doon na natin ilalagay yung ating sariling gawa, sariling manufacturing plant natin ng isang mga accounting titles na meron ng figure. Kasi, hindi natin ito pwedeng gamitin ang wala siyang definition ng terms eh. Diba? Walang definition ng terms yan. Tayo lang yung meron. Eh, ang sabi ng batas, kailangan i-provide natin ang BIR ng sarili nating chart of accounts. So, paano natin provide? Ay, di nagpadala na nga tayo ng board resolution tungkol doon. So, meron na silang alam kung ano yung mga chart of accounts natin at ano yung definition ng chart of account. Since hindi nagtatali yung chart of account na nandito doon sa ginawa nating chart of account na may board resolution at notarized din, gagamitin natin yung ating chart of account. So, hindi tayo nagbabiolate kasi i-attach natin sa 1702AIF yung additional sheet na nandoon na using the same format. Merong exempt, may taxable. Mapapansin mo, G, meron tinatawag na regular dito. Okay? At meron tinatawag na special. So, yan yung kailangan natin i-present doon sa additional sheets natin. Yan yung isang requirements. Mandatory sa mga nanonood, nakikinig, manunuri. Mandatory requirements po ito eh. So, pag sinabing mandatory provision ng batas, kahit sino humaguto sa inyo, wag ho ninyong sundin. Kasi mali ho yung inuutos. Iba ho ang ibig sabihin ng BIR at iba ho ang ibig sabihin ng BIR official. Okay? Mas mataas ho ang BIR sa BIR official. Ito ang sabi ng batas. Kapag may inutos daw sa inyo ang mga BIR official, ayan. Ito ho yung gamitin yung rule. Pag may inutos daw sa inyo, sabi ng batas natin, ang BIR official, ayan, i-check nyo muna. Ito ho, ito yung ginagamit eh. Kasi hindi nyo pwedeng i-demanda yung BIR pag nagkamali kayo dahil inutusan kayo ng BIR official. Yung legally bound ang BIR, kung yung itinuturo sa inyo is in accordance with the Constitution at in accordance with the law. Okay, pag sinabing in accordance with the law, yan yung tax code. Ngayon ho, hindi raw bound. Ibig sabihin, walang epekto pag ang inutos ng mga official sa inyo ay erroneous o misstep. Siyempre, pag may erroneous kayong sinunod, kahit galing ho yan sa gobyerno, kahit galing ho yan sa opisyal ng gobyerno, mali pa rin ho yun. At hindi ho magiging valid na action ninyo o compliance ninyo sa gobyerno. So, therefore, hindi naman paparusahan ng gobyerno
yung BIR official. Kayo ang paparusahan dahil sumunod ho kayo sa isang maling advice. Ano yung maling advice? Inattach ho ninyo yung audited financial statement ninyo na hindi naman notaryado at hindi rin in accordance with the tax code sa annual income tax return nyo. Hindi ho yun requirements. Ang requirements, so ang i-attach ninyo at under the penalty of perjury ay account information form. So, ano man yung attachment ninyo sa account information form ay integral part na ho ng account information form. Therefore, under the penalty of perjury ho yan. Pag ang sinasabit nyo sa BIR is under the penalty of perjury, ibig pong sabihin nun, presumed correct. So, ang kabaliktaran mo ninon, since yung audited financial statement nyo ay hindi ho under the penalty of perjury, okay, hindi ho yan correct from the very beginning. Yun ho yung sinasabi ng batas natin. So, ano masasabi niyo doon, G at saka Mau, sa simpleng-simpleng na lecture natin sa araw na to? Kayin-kayin nyo ba yan? Sir, nag-static ka po. Ha? Okay na tayo dito. Nag-static. Okay na tayo dito. Sa bakit na-record naman eh. Okay na tayo dito sa account information form. Bakit natin sasagnit? Right now, April 15. Okay, sir. So, i-upload ko to, itong specific na lecture na to, just in case, na merong gustong tao na maintindihan ito, eh, pwede nyo ipapanood o gusto nyo ulitin, panoorin ninyo para masabi nyo doon sa mga kliyente na hanggang ngayon, ay niyayakap pa rin yung financial statement na nagbibigay sa kanila ng deficiency tax. Any question? Yes. Sir, yung po, pag-file po natin ng IPR ng April 15, naka-attach na po yung BIR? Correct. Kailangan naka-attach eh. To be attached. Ang ilalagay natin, puro zero. Pero may attachment pa rin. Ano attachment? Supplemental to Account Information Form 1702 AIF. Yan ang nakasulat. Paano sir, kunyari, di ba sabi niyo, pwede naman tayo yung tentative na ano? Yes, kahit tentative, kailangan pa rin natin mag-attach. Okay, yes. Kailangan eh. Kasi may siguro ang ano lang siya supplemental to account information. Yes. Yung medyo dahil sa first time natin gagawin siya, so aralin ka natin. Ang information na kailangan ibigay doon. Hindi. Parehas ba? Tinaw, G, ah. Yung corporation lang medyo mabigat eh. Kasi may tatlong tax regime eh. Exempt, special rate, at saka regular rate. Tapos meron pa siyang previous year, current year. Ganito rin yung G. Ganito din yung format. Yung supplemental natin, disclosure. Yan ang title eh. To BIR form number 1702 AIF. Yan ang title. Ito rin yung format. Ang mawawala lang ito. Yung mga hindi natin kailangan. Ang ilalagay natin dito, yung accounting title na approved ng Board of Directors. Okay. Yun lang yun. Pero the same format. Kasi hindi natin ito pwede. Number one, ang naiintindihan nilang format, ito.
ang problem dito, wala siyang definition ng term. Yun lang naman ang problem dito. Mm-hmm. Diba? Tsaka hindi natin ito pwedeng gamitin because ang dip... Maano tayo, mako-corner tayo ng ano, ng BIR kasi sa kanila yung definition eh. Yan sabi ng batas, tayo magde-define eh. E ba't natin i-relinguish yung power natin to define our accounting titles? Diba? E-write natin yun eh. Bakit natin ipo-forgo o i-wait? Kaya hindi natin gagamitin yung kanilang accounting title. Meron tayong sarili. Okay. Mau, meron ka tanong pa? Verification ko lang para sa OSD. Pag OSD, hindi na kailangan AIF? Ay, hindi na. Hindi na kailangan AIF. Ito rin yung papagamit natin sa JMI. ICE. JMI. Naka-OSD ba sa JMI? Hindi. Ano siya? Itemize. Okay. Sir, kung OSD, walang AIF, no need na magkaroon ng supplemental. Tama? Oh, correct. Pag ikaw OSD, katulad ko, OSD ako, may chart of account ako. Registered sa BIR. Pabaguhin ko nga eh. Registered sa BIR because nag-registered ako ng loose leaf eh. Doon sa loose leaf ko, naka-attach yung chart of account. Chart of account. Pag individual kayo, yun ang the best thing. Yung pag ginamit naman po yung OSD, wala namang threshold sa revenue at saka sa asset niya, di po ba? Pag OSD, corporation, wala. Regardless kahit anong businesses ang hawak mo. Wala. Yung threshold sa asset, parang hindi tayo nalilito. Ang threshold sa asset is tungkol sa BMBE, 3 million. Ang threshold sa value-added tax is yung sale, 3.6 ba o 3 million? Yung matanda. 3 million po. O, 3 million. O, ganun yun. So, siguro within this week, Yung po kaninang binasa natin, ano? Na? Yung para hindi siya gawa ng box of accounts, may 3 million din siya sinasabi doon. Oh, yung ano, pag sale. Di ba? Pag ang sales pag mo sale, is... Pag yung less than 3 million, hindi na kailangan yung box of accounts. Hindi na kailangan ng audited financial statement. Pero kailangan pa rin yung box of accounts. Ah, okay. Yung AIF, ano lang pala? Oh, yung OSD, 8%. At saka yung regular rate o saka yung non-taxable, yung exempt, kailangan pa rin ng books of accounts kasi interpretation ng books of accounts. Pero, hindi na kailangan ng audited financial statement pag below 3 million ang sales. Napa? Yun yung distinction. Ang hinihingi po dyan ng, ano, ng BIR is ano, eh, para mayroong investment representation. Oh, ito, magandang binanggit mo eh. Idagdag ko lang, G. Yung management statement of management representation is mandatory. Whether may income ka, sorry, may balance sheet ka, wala. Ngayon, sino gagawa ng SMR? CPA ba? O yung management? Management po. Correct. E bakit ang CPA ang gumagawa tapos pinipili pong yung may management? Diba? Pag ang nangyayari pa, ino-hostage ng mga CPAs, yung kanilang auditor's report kapag walang statement of management responsibility. Ito ay suggestion ko sa lahat ng CPA sa buong mundo o sa buong universe.
wala ho kayong karapatan at hindi ho ninyo obligasyon na gumawa ng statement of management responsibility. Hindi ho yan kasama sa trabaho nyo. Huwag ho kayong mag-encroach, mag-usurp ng power ninuman sapagkat ang paggawa at pagpirma ng statement of management responsibility at pag-release niyan ay inaatang po at isa ring karapatan ng mga taxpayer ng Republika ng Pilipinas. Okay? So, huwag na ho kayong gumawa. Kayong mga taxpayer, huwag niyo silang pagawan. Kayo ang gumawa. So, ibig sabihin, G, tuturuan natin sila na gumawa ng tamang SMR at saka para sa income tax return at para sa SEC. Kanina lang po, meron nag-post niyan eh. Pinapapirma lang sa taxpayer. Tapos sabi ko, edit mo kasi nakalito, this CMO, ano, financial statement. Correct. So, maliwanag yon. Sana mga CPA, huwag na ba kayong mag-misrepresent. Okay? Huwag na huwag. Please. Nakakasawa, nakakasuka na yung ganyang klaseng practice. Meron pa ba kayong dadagdag question? So, ilalagay ko to sa YouTube. Ay, sa YouTube. O, sa YouTube ko. Para just in case gusto nyo balikan, ay mabalikan ninyo. Nakapatid pa to? O nga, eh, medyo mahina yung internet eh. Nakapatid ko yung information. Hindi ko pa nakukuha. Pero makukuha. Naka-recording. Naka-recording. So, okay na tayo. Jay, okay na, Jay. Sige po. Okay, Mau. Salamat, Mau G. At saka Ice. See you later. Sige po. Ay, sir, yung kung ano yung kung GMI. Ay, sorry. Agree na naman ako. Oo. Kasi, gagawin na po.